Makikita niyo po sa bilyong ito yung ating mais na tinanim noong April 24. Magwa 1 month na po siya sa May 24 na ilagay na po natin yung huling abono. Noong 21 days po natin na ilagay yung huling abono. Puro foliar na lang po yung ilalagay po natin dito. Nalagyan na po natin dito ng chelated calcium, yung anaa, yung tricky fertilizer, at yung power grower combo. Ang nilagay pala natin dito ng insecticide ay yung wild kid at na may halong silhouette, kaya matibay po at makapit yung ating insecticide na linagay. Tignan po natin yung ating mais na magwa 1 month na po sa May 24. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner Channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o ibinabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa, kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So, subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating tricky fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Ito po yung ating mais na NK6414. Makikita niyo po, tinamaan din po siya ng uod, pero napapalitan na po yung kanyang mga dahon dahil 1 week na po na na-spray nito ng wild kid at silhouette. Sinabay po natin yung tricky fertilizer, anaa, at saka yung power grower combo. So, and sa parteng ito, yung parte po na to, yung ating kinalalagyan, hindi po natin ito napatubigan. Yan lang, yan po yung parte na patubigan natin, pero noong May 1 yata yon, umulan. Tapos sunod-sunod na yung ulan pa, kaya hindi na po natin ito napatubigan. Puro ulan itong banda na kinaroroonan natin, puro tubig ulan na lang po yung dumilig dito. So mataas na po siya. May mga parating inesprehan ko ng glyphosate na hindi masyadong namatay yung mga damo, pero mabilis na lalaki itong ating mais. Ganyan na po yan, hindi na po natin yan inesprehan dahil masisilungan po yan pagkatapos ng 1 week pa, masisilungan na po yan. So dito natin makikita na hindi tayo na-exempt sa pagkain o sa problemang uod. Pero ang pag-spray po natin dito, 6 na linya eh, kada pasada po nito. Ito, nauud din po yung ating mais, kaya lang wala na pong uod yan. Wala na po yung kwan dyan. At saka hindi na nila kayang ubusin yan dahil malaki na yung dahon ng mais. Pero patuloy pa rin natin yung lalagyan ng chelated calcium, tricky fertilizer, power grower, at yung last, yung heavyweight tandem. Yan po yung ating mais na NK6414. So sa mga kasabay nating nagtatanim ng mais, pwede po ninyong gayahin yung ating technique, pwede po ninyong gayahin yung ating ginagawa. So pinapakita ko yung tunay para malaman nyo po na wala po tayong tinatago sa ating mga tinatanim.
No? Kung kayo naapektuhan ng uod, ganun din po tayo. Pero kayang-kaya po nating lagyan ng solusyon yung problemang yan. So, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Wag po kayong parang namunong problema. Dahil lahat po ng problema may solusyon. Ito dati, nung tinignan ko na napakaraming uod, akala ko parang hindi ko siya masasalba. Pero, nanalangin po tayo. At ginawa po natin yung dati na natin ginagawa. Ito, nagpapalit na po yung kanyang mga dahon. Wala na po yung mga uod dyan. At kung mayroong mga uod dyan, sabi ko nga, hindi na po nila kayang ubusin yan sa dami na ang dahon. Saka yung ginalagay nating chelated calcium, pinapatigas po niya yung dahon. At syempre, kasi may mga malalakas na ulan ngayon, kaya nilagyan ko po siya ng chelated calcium para matibay po siya. Hindi po basta-basta matutumba sa malakas na hangin. At magiging matibay din po siya sa tubig. Itong parting ito ay kung minsan umaapaw po dyan irrigation po yan. Kung minsan pag malakas yung ulan, umaapaw po yan. At dito sa parting ito, kung minsan na inaabot ito ng tubig. Kaya nilagyan ko na po ito ng kwan para medyo mas matibay siya. Nilagyan ko rin ito ng power grower para mabilis siyang lalaki. Hindi siya masyadong maapektuhan ng kwan. Baka hindi naman nagtatagal yung kwan nito, yung tubig. Umaapaw ito kung minsan na umabot ng 1 day to 2 days. Pero hanggang doon, nawawala na yung tubig pag kwan. So, ito yung kwan. Mag-iisang buwan na mais. Na kaparehas, kung meron kayong mga mais na inuod, inuod din po ito. Pero gaya sinabi ko, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Siguro medyo matatagalan ito ng kwan, ng harvest. Kasi hihintayin ko po ito na talagang kwan, magmamature o titigas yung kanyang buto para pag pinatimbang po natin ito, mas mabigat. Mas talagang siksik. Pag siksik kasi yung buto, mas mabigat po siya. Yung mga nilalagay nating polyar, kagaya ng kwan, yung 3K saka yung heavyweight tandem, ang ganda po nun. Talagang pinapabigat niya yung ating mais. Balay o mais, ang ganda pong lagyan ng 3K fertilizer. So, sa mga naggumagamit ng napakaraming abono, subukan nyo po yung 3K fertilizer. Alam ko, makakatulong yun sa inyo para mabawasan po yung acidity ng inyong lupa at gumanda ang inyong lupa. Magiging mas fertile po siya. Mas maganda po yung kanyang tanim. Ito, ang susunod kasi natin dito itatanim ay sibuyas. Kaya medyo inantala ko ng konti yung pagtatanim ng mais para sa susunod na taniman ay sibuyas po yung ating itatanim dito. Gusto kong kwan, pag-aralan yung sibuyas para maituro ko din sa inyo kung paano tayo magpalaki, magtanim ng sibuyas. Nung nakaraan nagtanim po tayo pero kumita rin po tayo sa 1/4 hectare. Meron tayo na pagbentahan na 70 plus yata yon. Kumita tayo ng kalahati doon na kwan, medyo kwan, konti nga lang kumpara sa kinita ng iba ngayon na talagang may mga nagbenta ng milyon. Pero susubukan din natin kung kaya natin. Total grade 1 pa lang naman tayo sa pagtatanim ng sibuyas. Maganda po yung ginamit natin na kwan doon na pamatay damo dahil kaya niya yung tinatawag nila yung barsa nga. Halos tapos yung mga siraw-siraw kaya po niya eh. Talagang ulitin ko po yung pamatay damo yon. Ang bisa talagang napakalinis ng aking sibuyas kaya dito ko gagamitin. Dito kasi konti lang yung damo na kwan, mahirap patayin kaya dito po natin susubukan yan. So sa mga gustong mapuntahan, gustong mabisita ng inyong lingkod, tayo na po ay namamasyal, lalo na pag nasa parting Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac po kayo. Bigay niyo po sa akin yung kwan, i-comment niyo po or i-PM niyo po sa Tech Pupop kung saan ang inyong address, kompletong pangalan at inyong contact number para ma-contact ko po kayo, mapuntahan po natin kayo. So hindi natin alam, baka itong mga susunod na linggo lalabas ulit po tayo para pasyalan
yung ating mga customer, yung bumibili po sa mga produkto natin, ituturo po natin sa inyo kung paano yung tamang paggamit at yung timing ng paggamit para maganda po ang inyong mga tanim. Hindi lang mais, palay, kung meron kayong mga papaya, meron kayong mga kalabasa, meron kayong mga sitaw, meron kayong mga okra, kabisado po na po natin kung paano palakihin yung mga nabanggit na yan. So kung kayo ay may mga ganon na mga halaman, pwede nyo po tayong imbitahan at maituro ko po sa inyo yung tamang pag-aalaga ng mga binanggit ko na yan. So, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa ating YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, para ma-update po kayo, mag-subscribe na po kayo. At mayroon po tayong mga pinamimigay. Nagbibigay po tayo kada isang video, may binibigay po tayong premyo or gantimpala sa makakasagot po ng ating katanungan. So pakinggan nyo pang mabuti, pag-aralan nyo pang mabuti yung ating sinasabi dito, kasi magtatanong po tayo galing sa videong ito yung katanungan para inyong pong sasanggutin. At pag kayo po yung mapalad, mapili po natin na correct ang inyong sagot, bibigyan natin kayo ng heavyweight tandem. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating mga produkto. Dumadami po yung mga bumibili ng ating mga produkto. Maraming salamat po. At pagpalain po kayo ng may kapal. God bless po!